Video. Pasensya na, bagong ligo. Hindi na ako nag-ayos ng buhok. Jay, kumuha ko si JJ. Malinaw ang aking video. Kung malinaw po ang aking video ay simulan na po natin, mga kababayan ko. Nako, huwag kayong aalis sa episode na ito at talagang pag ang daming kong pasabog ngayong araw. So, ito 'yung nangyari kahapon. Huwag po kayong aalis, samahan niyo po ako. For sure po ay buta hindi pala sisimula ang chisme. Huwag kayong aalis at for sure po ay yung ikukwento ko ngayong araw matindi talaga. Hindi ako sanay sa ganito ah. Anong chika? Sabi ni Dennis. Aya, hindi ka samahan mo ako rito. Aya, ayun ba ang samahan? Ayan. Kagimbal-gimbal na chisme ang masasaksihan natin ngayon. Totoo yan, mga amigo. At syempre, sa ating chismis ngayon, kasama natin ang magandang dalaga na napaka-sexy. Napaka-scripted na scripted natin. Naka-ready na yung hindi mo man lang inano na kunwari, bigla mong sasabihin na... Aya! Nagpabango ka pa. Nagpabango pa? Sabi ko, sasama. I-guess pa ako siya ngayon eh. Pero nagpabango pa? Ganun talaga. Nako, ito, sasabihin, ito ang unang ano natin, ha? Ang bagong rules ay bawal magmura. Sa ay, hirap! Ipinoy ni Kotoregi ito. Oh, English school number one pa lang, hindi ko na kaya. Oh. Bawal magmura. Oh. Pangalawa, ang mga nanonood sa atin ay nasa 40 plus pataas. So, medyo ito eh, yung panahon na kung saan eh, ang mga nanay at tatay natin ay mga alas 5 nang gumigising. So, alam mo na yung mga panahon na yon. Kung saan eh, medyo marami tayong mga matatanda na nanonood ngayong araw. So, ang gusto lang nila, chismis, pero ayaw nila na medyo maarte. Ay, so, hirap! Ayaw ko na! Hindi nga po ka rito! Bawal! Hello? Ay, ngayon pala humihingi na ako ng tawad. Oo, humihingi na ng tawad. Humihingi na ako ng dispensa. Kasi, ganito na talaga. Oo, bawal kasi ang medyo maarte. So, ayaw nila lang gano'n. Ang dami nagagalit. Diba? Sa Pinoy ni Kotoregi na, ang daming galit sa'yo. Mm-mm. Oo. Meron nagsabi pa nga sa'yo, girl, lason ka. Yung mga gano'n. So, kailangan, Pinong, ano ka ngayon dito? Nga, guys, ngayon pala humihingi na ako ng tawad. Eh, kayo naman na mag-adjust. Oo. So, makatanda naman, kuya. Baka naman mahulog. Ay, ayan. Ganyan. No, kasi, ang taba natin eh. Oo. So, edad na kaganon eh. Aminin natin, marami mga magagalit na mga, ano, may mga edad sa ating ngayon. Kasi kapag ka, naging baruba lang ating bunganga. So, ayan. So, ngayong araw ay, kumusta kayong lahat? At sa lahat po na nagre-reklamo, na sabing gano'n ay nauumay na sila sa live, at huwag daw ako mag-live mag-isa, wala ako magagawa dun. So, gusto mo, bardagulon tayo ngayon dito. Tapos, ang tinawag mo pang guest, ako pa, pangalawa ko sa may pinakamaraming basher. Kaya nga, hindi ko na alam kung sino ang i-guest ko rito. Pag si Chamamin naman, medyo malayo. Pag si Benjo naman, walang sasabihin. Mm-hmm. O pag si Jose naman, ang matandang joke. O, lalaban tayo. Lalaban tayo kung ngayon. Kung ikaw 95% ng haters mo, ako 90%. Si oo, Kuya Beljun 5, si Kuya Jose 1. Nagbabasa nga ako ng comment kang ina sa live. Nilubayan ko eh. Oh. Abay, ang daming nagagalit sa akin. Ba't daw chismis eh? Eh, hindi yung mga 27,000 na nanonood naman na ano ibig sabihin nun. Hindi nakikinig lang din sila. Oo. Ang sabi nga ni Aya, lalaban at lalaban kami. Lalaban ako hanggang sa kamatayan, hanggang dulo. Hindi ko tulubayan ito. Hindi ka mapayag. Hindi ako tulubay. Lahat aalis. Ako lang matitira. Kasi nga ang dami nagagalit kay Aya, diba? Tapos hanggang sa pagkipagrelasyon niya kay Mario. Mas lalong nagagalit. Kaya nga, ang saya-saya naman ni Aya. Meron siyang boyfriend. Oh, no problema. Saan? Mm-hmm. Kailan ba dapat lumubay si Aya sa kanyang ginagawa? So, syempre, walang makakapigil sa'yo. Hindi pwede. Ngayon pa bang nagpadala siya ng something? Ngayon lulubayan mo. Bati kami ngayon. So, okay kami ngayon. O, sabi tuloy na yung kanto sa Talisay, feeling doon kasi na mamatatanda, sila yung pinatatamaan. Oh, sino ang may gusto ng chismis? Sige, simulan natin mga amigo. Sa lahat ng ano ang chismis o nagagalit pa bakit daw puro shout out nagagalit sila. Nagagalit. Eh kaya nga live, kapag diba? Kapag naman hindi nag-shout out gagalit. Nagagalit din sila.
Pagka hindi nag-shoutout, nagagalit. Pagka sinoutout, nagagalit. At puro shoutout daw. Dapat daw, direct to the point daw. Direct to the question. Direct to the question yung ano natin, yung topic. Kailangan daw sagutin agad. So, hindi naman po pwedeng ganun. Hindi naman po pwedeng lahat kayo ipagbigyan namin sa mga ano. Ang pinakamainam na lang namin gawin ay gawin namin kung ano makikip makapagpapasaya. So, huwag kayong bibitaw mga amigo sa episode na to at talaga ikukwento ko kung ano yung nangyari kahapon. At grabe, dito nyo mapapatunayan talaga na mas dapat talaga, mas alam ng bata ang katotohanan kumpara sa mga matatanda. So, abangan nyo po mga amigo, ano? Kakakdaming palabok daw, sabi ni Elizabeth Logan. Si Elizabeth Logan siguro ay medyo may edad na. Nanay, magkape muna kayo bago matulog o magtsaan. Elizabeth Logan. Ilang taong ka na, Aya? Aya, ilang taong na? 32 po. 32 na si Aya. At syempre, uuwi na yan sa Pilipinas. So, talagang nalulungkot na yan sa pag-alis ni... nalulungkot na kami sa pag-alis ni Aya. Pero don't worry kasi maraming ihahandang video si Aya sa Pilipinas. Oo, guys. Kahit mga 5 minutes, 7 minutes lang yan. Oo, panoodin nyo naman. Ubusang energy ko. Ubusang energy. Pwede ba ako magsalita? Naku, ngayon pala humihingi na ako ng sorry kung mabibisit kayo sa akin. Pero talagang hindi ako lulubay. Tinawa, lumipat pa ako sa PEG. Oo, sa PEG. Para talagang mas marami nanonood. Oo, mas marami. Wala akong pakialam. Ano ba gusto niyo sabihin natin, guys? Anong ka-age pala kita? Oh, di ba? Okay, so ngayon, ang topic natin ngayon, guys, hindi ko talaga alam kung ano itatapin. Hindi alam ni Aya kasi ako ang nakakaalam nito ay si Beljun, si Jose, kami tatlo lang nakakaalam. Game na. Ay, ganun, game na agad. Bardagulan, diretso na agad ang topic natin kasi marami na nagagalit eh. Kaya gawin natin yung mga 1,000 na follower. Pag nag-1,000 na, tsaka ang sasabihin ng chisme. Pero huwag kayong mawawala kasi talagang matindi po yung ano natin. Matindi po yung ating chismis ngayong araw. Oo. So guys, pag nag-vlog ako sa Pinas, panoodin nyo naman. Guys, mag-subscribe din kayo sa Cinco. Kasi ang Cinco, ito ang creator namin. Support. Mag-support naman kayo sa Cinco Pilipinas. Alam naman, usapan na, ipapromote mo si... Ay, wala ba? Gumawa ng sarili nga. Gumawa ng sariling script. Ko, eh, hindi mo naman ako in-instruct. Eh, di ako na yung nag-ano sa sarili ko. Ang usapan natin, wala alam promotion. Ay, na magaganap sa huli yon. Ay, sa huli ba yun? Ay, walang galong ngayon sa akin. Alam ko, iniisip ko na, kailangan ipromote ko na agad yung 5 Pilipinos kasi marami pang nanonood ng mga time parang, na yan. Parang gusto ko pang ipromote yung sarili kong channel. Nakakatawa. Diba? So, ganito po yun. Sige, kukwento ko na po sa inyo. Diretso ko na ikwento, no? Oh, sige, diretso. Para po isang libo. Kasi ganito po yung kahapon. Ang dami kong surpresa para sa mga bata kahapon sa Ikuku. So, ako po ay nagpa-feeding program. Napakarami kong ipinaluto na pagkain kay Tia Celsa. Isang putahi lang naman, pero meron pa ako kasing pa-ek-eke ko ng mga surpresa. So, kahapon ay pagkapunta namin, pagbaba namin ng taxi sa mula sa dinalakaran ni Tia Celsa hanggang ganyan, ay merong sangkaterbang tao. Sobrang daming tao. So, iniisip ko bakit maraming tao dito. Eh kasi lugar na yon sa Okumba. So, ibig sabihin sa Okumba na yon ang mga tao doon ay same na mga tribo. So, may mga tribong pang din doon, no, ibang ano, pero karamihan po sa mga taga Ikuku, kila Tia Mami ay puro mga kombe. So, naisip ko agad na doon po sa may tabi ng bahay nila Mami Cook yun. So, naisip ko agad na mayroong piyestahan dito o birthday yan or something. Pero, hindi siya birthday yan pala. Ang tawag po ay yung jahe. Yung may bata na inihahagis-hagis na ganun. Yan. Excuse me. So, yung mga bata, nangyari po ay ang daming tao, sobrang dami. Siguro, isa, dalawa, tatlo. Tolda. Yung may tolda. Tolda. O, yung may tolda. Tent. Ang daming tent na nandoon. So, ang unang meet na iisip ko noon ay kung hindi yung jahe, eh may namatay. Usually, ganun naman. Ayan, salamat sa 1,000 po na nanonood. Ay, oo.
So habang may nagsasayawan, nagkakantahan, pero walang tambol eh. So hindi ko iniisip na ibanga or something ganun. Basta ang iniisip ko, kung hindi yung patay, eh yung jahe. So ayan na, napakaraming tao, as in, siguro more than 1,000, more than 1,000 yung tao doon sa mismong malapit sa may kila Mami Cookie na lugar. So dadaanan po yun papunta kila Chamame. So pagpasok kong ganun, kasama ko si Bedyon, si Jose. Siyempre, hindi ako naghawak ng cellphone, hindi ako nagvideo kasi ako'y meron ng takot about po sa pagbibideo sa maraming tao. So ako'y tahimik lang at si Bedyon nagdire-diretso. At ang dami bang ang daming lasing. Kasi piyestahan yun, maraming mga umiinom talaga. Puro minum silang Castel, Tagus, yung mga serbesa ng mga Afrikano. So madalit salita, may piyestahan sa lugar na yun. Tapos nagdire-diretso ako. Tapos iniisip ko, nako, nagpaluto ako ng napakaraming pagkain ketchup mami na pambota. Tapos tingin ko walang kakain. So tingin ko walang pupunta. So eto na. Ade si Chamame ay naligo, ayos na, ang daming kanin, dami, sobrang daming kanin. Tapos yung pambota na pinaluto ko is more than isang kaha na marami yun. Siguro mga 10 kilos, mga ganun, 10 kilos na pakpak ng manok. So sabi ko, Chamame, nang lumabas si Chamame, sabi ko, Chamame, saan na tayo magpapakain? Sabi ko gano'n. Meron bang bata na pupunta dito? Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi lahat ng mga bata na sa piyestahan, sabi ko sa may piyesta doon, ang dami. So, ayaw mo ba? Gusto mo ba kako sa bahay nilang tayo kung yung mga anak mo na lang ang kumain? Kasi for sure kako walang pupunta dito, gano'n. So, sabi ko, Chamame, asan ba kako yung lamesa na marami? Yung lamesa. May lamesa doon kami pinagawa, yung ginawa ni Tonton. So, hinahanap ko yon kasi ay magpipiding program. Doon na lang kami kakain sa may terrace na lang. Kasi sabi niya, may mainit sa loob, sa may loob nila, sa may terrace nila. So, doon kami sa tindahan pala. So, hinahanap ko yung lamesa. Wala yung lamesa. Tapos, ang sabi ko, tinanong ko kung asan yung lamesa. Sabi nga ni Chamame, yung lamesa na dalawang mahaba, ay hiniram doon sa piyestahan. Hindi ko naman napansin eh. Hindi ko napansin yun kasi dire-diretso lang kami napunta. So, madalit salita, nawawala yung lamesa. Sabi ko yung Chamame, Chamame, di ba kako yung part ng yung mga tao doon, yung mga sa lugar na yun, ay doon kako yung mga hindi pumapansin sa'yo. Yung sa may part na harapan, yung sa may tindahan ng tindahan, parang bar. So, sabi ni Chamame, ayaan mo na, okay lang yun. Sabi ko, timo nga ako, pahihiramin mo din pala ako yan. Tapos, pero inaaway-away ka, sabi ko sa Chamame. So, sabi ni Chamame, nakiusap naman. Tapos, ade, parang ang sinasabi ni Chamame ay, okay lang, hayaan na natin na pahiramin. Pero, bukod pa doon, sabi ni Chamame, alam mo ba, hindi lang lamesa ang hiniram sa akin yan, pati mga kaserola. So, hiniram sa kanya yung mga kaserola ng kapitbahay niya na, alam niyo yung sa may manggahan doon, sa may harapan, na kung saan doon nakatira sila Concha, tapos doon nakatira sila Victoria, sila sa may part na yon, doon po nakatira yung mga lola ni Lihia, doon sa part na yon, doon may ginanap pa ng piyestahan o ng celebration nila. So, ang daming nahiram na gamit kila Chamame, na mismong tayo ang bumili. So, madalit salita ay mabait pa rin si Chamame talagang kahit ginaganon siya, ipapahiram pa rin niya yung gamit niya. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Tapos nga, ang content namin na feeding program. Tapos ayan, nung kumakain na, nung mag-start na kami, ay nagulat ako kasi sobrang daming bata na nagpunta. As in, sobrang dami. Mm-hmm. 100 plus. Ay, ganun? Ang dami? Ito 100, yung sa feeding program, yung pagkain muna, kasi dalawang klaseng pagkain yung ginawa ko eh. Mm-mm. Merong, may pa-dessert ako, tsaka meron akong pa, yung pagkanin ng kanin. Mm-mm. Yung sa ulam, mm-mm, ay marami nang pumunta. Mm-mm. Tapos sabi ng mga bata, Kuya Raul, ito, makinig kayo sa akin. Sabi nyo, Kuya Raul, dito kami kakain, hindi kami kakain sa piyestahan. Sabi niya, mas gusto namin yung pagkain mo. Sabi niya, gano'n. Mm. Oo, sabi niya, naku, hindi, sabi ko, okay lang, sabi ko sa mga bata. Ano sila, ano?
sila Bubuye, yan, yung mga ang daming bata talaga. Tapos sabi ko, di, doon kayo kumain sa may piyestahan, baka magalit yung mga magulang nyo. Kasi iniisip ko, nagsabay eh. Sino kakain ng pagkain sa may piyestahan? Kasi sabi ko gano'n, hindi, doon kayo, ayoko ng problema, sabi ko gano'n. Hindi Kuya Raul, sabi niya gano'n, sabi mga bata, dito kami kakain kasi masarap yung niluluto yung pagkain, sabi niya gano'n. Mm-hmm. Sabi ko, okay lang, pambuta lang ako to, hindi to Pilipinong pagkain, sabi ko gano'n. Mm-hmm. Tapos sabi niya, eh di, syempre, hindi na napilit, doon din kumain kila Chamame. So, ina-expect ko talaga, kami lang nila Chamame ang kakain, sabi ko nga, eh, mag-uwi ako ng pambuta kasi ang dami, matitira yun. Porsyo, matitira kasi at sa may andaan eh. Pero nang nakita ko yung mga pagkain nila doon talaga, sa piyesta. Piyesta, sobrang dami, as in, sobrang dami. Pero niluto lang namin pambota, si Chamame nagluto, pero lahat ng bata doon ang puntahan. Nasanay na kasi sila na ganun. Siguro nga nasanay sila. Na kapag nakikita ka nila, pupunta na sila. Pero ang iniisip ko kasi ganito, Aya, may piyestaan doon, dapat doon sila kumain kasi baka magkaroon na ng problema doon. Eh at least sinabi mo sa kanila na pumunta sila doon. Sinabi ko, tapos sabi ko, Chamame, sabihin mo sa mga bata, baka dito kakain, tapos mamaya magpagalitin tayo ng mga nanay, may sumugod na naman dito. Kasi may sumugod na nakaraan eh. Sinugod yung isang bata, sabing ganun eh, umuwi ka dito, ganun. So iniisip ko, baka magkaroon naman ng problema kasi mga lasing na yung mga tao doon eh. Mga lasing-lasing na yun. Tapos, nagulat ako nung time na nagkakain na kami andon, tapos na kami kumain. Tapos, inaintay ko kasi yung ano, yung pa-dessert namin. Meron akong, abangan niyo yung video na yon. Meron akong pa-dessert sa mga bata at talagang 100 na bata halos. Yung mga tao sa piyestahan ng mga bata nagpuntahan doon. Mm. Oo! Grabe! Dessert lang yun. Hulaan nyo, intayin nyo po yun kung ano yung ano. Intayin nyo po yun kung ano yung pa-dessert na yun. Nagkasya ba sa 100 na bata? Eto nga! 100 katao na mga bata, may mga binata pa. Yung pa-dessert ko na yun, hindi ko kasi pwede sabihin ko ano yung pa-dessert ko, baka hindi niya panoorin eh. Pero ano yun, for edit na yun. Yung lahat ng bata nakakain, tapos sobra pa. Oo, sabi ko nga hindi mo ano eh, hindi mo kasi alam ko ano yung hindi mo alam yung wala ka kasi kahapon. Pero ang ang sabi ni Chamame sa akin, Raul, alam mo na ngayon, 'di ba? Sa kanina siya sabi mo walang kakain, hindi kakainin nila yung mga pagkain natin. Tingnan mo, ano gusto ng bata? Sino pinili? Ikaw ang pinili. Tuwa ako kahapon, sabi nga nila, na inaano ko kasi sila na ayoko na magkaroon problema sa inyo, ha. Baka mamaya sabihin niyo sa mga nanay niyo na pinipilit ko kayong kumain dito. Pero hindi, talagang ubos yung kanin. Ubos po yung kanin. Ubos talaga yung kanin. Tapos ngayon, sabi nga na ng mga bata ay sabi ko sa mga bata, huwag niyo akong ano, ha. Huwag niyo akong sisisihin pagka nagalit yung mga magulang niyo at sumugo dito, ha. Wala akong kasalanan diyan, sabi ko ganoon. So, sabi ng mga bata, hindi, alam namin. Alam ko mo kami yung mga bata. Alam namin yung masarap na pagkain, ganun. Sabi, alam namin mga masarap na pagkain, sabi ganun. So, yung pagkain daw kasi doon ay hindi nila type. Kaya. Oo, pero yung niluto ni Chamame ay gustong-gusto talaga nila. Tapos naubos yung ano, sangkaterbang kanin tsaka yung pambota. Yung pambota may natira kasi marami yun eh. Halos, hindi mo naman pwedeng tabuin yung mga bata. Hindi naman, diba? hindi ko tinabuin yung mga bata. Kaso ako kasi, alam mo na manok, ilang beses na ako sa mga ganyan. Kaya nga, ayoko nang ano, wala naman ano, wala naman. At least nasabihan mo sila. Nasabihan ko sila. Okay na yun. Kung ayaw nila, edi hindi. Edi, doon sila kumain. Yung sila kumain. Hindi mo naman sila pwede ito, boy, syempre. Kaya nga. For them naman. Kaya ngayon po, mga amigo, ay kami po ay magba-vlog po kami ng 5 Pilipinos feeding program din po kasi talagang mahirap iwasan yung mga bata pagdating sa feeding program. Ano? Kasi talagang hinahanap nila yung mga pagkain Pilipino. So iba kasi yung pagkain natin, maaari yung mga matatamis sa pagkain natin like yung 'di ba nagluto na ako sa nilang humba, hindi ko tinatamisan yun kasi ayaw nga nila na masyadong matamis lalo na sa ulam. Pero pag mga dessert, ay nako, wala silang pakialam basta gusto ng mga bata. Siyempre bata, gusto nila yung mga matatamis. Ganun. So, ayan, nag-message sa akin si Geraldine Empainado Magno at nagpa-schedule na raw po siya. Sandali lang, re-replyan ko lang siya. So, ayan, ano masasabi mo, Aya? So, ngayon, ang masasabi ko lang, guys,
at least, 'di ba, sinabi ni Kuya Ruel sa mga bata na ano, na wag i-disregard yung fiesta doon, 'di ba? Pero syempre, hindi rin naman niya pwedeng itaboy yung ano, mga bata na kumain doon kasi yun yung choice nila eh. So go lang, 'di ba? Pero may nabasa akong nagtatanong, sabi niya, bakit sinabay mo daw sa fiesta ang pagpapakain? Ano? Bakit daw isinabay mo sa fiesta? Ayun, ito po ang fiesta, sinabay ko sa pagkain. Mm-hmm. Hindi ko po alam na may piyestahan doon na naganap. So, usually pagka Sabado po, mga amigo, ay alam namin na talaga nagpapapiding program talaga kami. Matik po yun Sabado. Mm-hmm. Kasi ito yung time na walang pasok yung mga bata. Oo. Kadalasan, ganun. So, every Saturday talaga, matik yun. Alam mo, every Saturday yun, kung hindi man ako makaluto, pero for sure yun, 100% meron pakain po. So kahit po na nagkaroon ng problema kila Chamarta ninyo ay may pakain pa si Chamami kahit mga tinatinapay lang yan. So hindi ko alam na may ano no. Tapos si Chamami hindi naman ni Chamami sinabihan ako. Kung sinabihan ako ni Chamami na may piyestahan doon, hindi ko ano yun. Wala akong kasi hindi ako magluluto ng magpapaluto kay Chamami ng isang kahang manok. Isang kaha talaga. Mm-mm. So sabi nga noon, pero natapos, ito po ah, makinig kayo. Nung nagpapakain ako ng dessert na talagang in-order ko pa, matutuwa kayo kung ano yung dessert na yun. Nang in-order ko yun, grabe, tuwang-tuwa ang mga tao. Tuwang-tuwa ang mga bata, talaga nagsisigawan sila. Sigawan kasi ang haba ng pila. Isipin nyo more than 100 na bata, pilang ganyan. Naku guys, abangan nyo yun. Abangan nyo, sabi ko, iba ka ako. Abang ako, hindi ko rin alam. Hindi mo alam. Hindi ko pala sinabi sa'yo kasi natapos na kahapon. Oo. Hindi ko na inanuin. More than talaga 100 na bata tapos sa kapila. Ito pa, yung mga bata na yon ay hindi ko kilala lahat. Hindi ko kilala yung iba. Yung iba pala kilala. Siyempre kakilala ko sila misma yon. Pero marami kong mga bata doon na hindi ko kakilala. Nagulat talaga kami dahil iniisip ko nga kung kakasya yung aking in-order. Pero kasyang-kasya. So napakaganda ng ano, napakagandang content 'yun. Medyo may pag-aalala lang ako kanang kumakain ng kanin. Mm-hmm. Tapos natapos naman ng maayos, kaya lang ito ang pinakamatindi. Na nangyari yung time na natapos na after matapos, siyempre nagbi-video ako ng ganyan. Meron sa aking lumapit na sabing ganun, ibigay ko doon sa kanya lahat ng video. I-send ko sa kanya lahat ng video, ganun. So sabi ni Chamami, sinesend niya sana ako ni Chamami, sabi niya. Wag daw. Uh-huh. Sabi ko, ay, wala ka akong video, sabi ko gano'n sa kanya. Uh-huh. So, sabi ni Chamami, baka gawang ka ng problema niyan. Uh-huh. Umpisang-umpisa, sabi nga ni Chamami, ganito ha, sinabi ni Chamami, lahat kayo dito ay kusang nagpunta dito at lahat ng mga bata rito ay binibidyohan. So, wala kayong ano, wag kayong kapag nagalit ang mga magulang nyo, kayo ang, kumbaga ini-instruct na ni Chamami. Mm-mm. Para malinaw. Kasi pauwi na kami eh. So ayoko ng problema. Kasi nung nakaraan talaga, last week, wala naman yung ginawala akong video, yung nangyari sa akin, yung sa mga bata lang, yung halos yung tatawag na ng pulis yung ano yung nakwento mo na ba sa kanila yun? Nakwento ko na kaso hindi ko masyadong idinetalye kasi baka marami mai-stress. Pero pag sabi ko sa Pilipinas ko na lang ikukwento. Mm-hmm. Kasi talaga maraming mai-stress pag nalaman nila yung totoong kwento pa. Kasi hindi ko masyadong inano. Oo. Kaya nga sabi ko uuwi ako ng Pilipinas na kilatsa mami lang ako magba-vlog. Mm-hmm. Uuwi ako ng Pilipinas na safe gusto kong maging safe. Kasi mahirap na, di ba? Makaka-video ka sa ibang lugar pero magkakaroon ka ng problema. No, ayoko ng ganun. Kaya sabi ko kay Chamami, hindi na tayo aalis. Sabi ko Chamami, basta dyan lang tayo sa bahay mo. So may pumunta man o wala, ay okay lang sa akin. Basta magluluto ako, magluluto ka at kung ano yung iluluto mo pag yun yung kakainin. Ganun. Kasi iba na talaga ngayon dito, no? Oo, iba na talaga. Dami mo na nga napagdaanan eh. Dami na. Ewan ko rin sa'yo, parang siyam ang buhay mo eh. Pero sa totoo lang Aya, siguro dahil maganda yung intention natin sa kanila, kaya... Kaya kahit anong lahat na napagdaanan mo, nandyan ka pa din. Pero kasi, dati po kasi, hindi naman, ala naman talaga kasi problema. Mm-mm. Nagkaroon lang talaga ng mga problema yun dahil sa inggitan. Mm-mm. O kasi naging okay ang buhay ni Chamami. Doon lang talaga, nang naging okay ang buhay ni Chamami, doon talaga lumabas yung mga inggiterang mga kapitbahay nila. Mm-mm. So...
kahit na may makapanood pa nitong ganyan, alam nila ang ugali ng mga kapitbahay ni Chamame. So kahit na sabihin pa nila, walang problema kasi alam nila. So sa akin, wala akong lahat ng pinakikita ko sa inyo ay transparent ako, sinasabi ko, sinasabi ko yung mga yan kasi yun ang totoo talaga eh. So kaya ano kanina habang nag-aano ko, nagbabasa ako ng live kanina, sabi ko hindi nila pwedeng baguhin, hindi nila pwede kong utusan sa pwede kong gawin sa vlog. Kasi mababago yung istorya, mababago yung pangyayari kapag hindi ko pinalabas yung mga ganito, di ba? Kailangan magkatotoo ka eh. Totoo ka talaga, kailangan mo talaga raw. Oo, kailangan raw. Hindi mo pwede about, pati ito pa ha, pati yung about kay Juana. Mm-mm. Yung back doon nilabas yung pagkatao ni Juana, ganun daw. Yun talaga siya. Tsaka mismo may consent ni Juana na ipalabas yung ganun. So, tsaka hindi naman matatago yun. Alam niyo naman yun eh, kahit dati-dati pa. Siguro mayroon lang mga bagong nagre-react regarding sa ganung nangyari kay Juana. Pero hindi naman lahat sinisiwala. Siyempre, may personal pa din. Meron so, mga, pinipili mo pa din. Pero, ganyan talaga. Yun talaga yung totoo. Ano na sinabi ni Chamame? Sabi ni Chamame, sige, sabihin mo yan. Kagaya like kay Gloria. Sabi ni Gloria, i-video mo ko. Hindi ako natatakot. Sasabihin ko na talagang yun na ni Chamame ang dahilan kung ba't ako walang trabaho dito. Diba? Yung mga ganun. Kumbaga, kasi siyempre, iba-iba yung kanilang like sa may nanay ni Chamame sa mga nangyari dito, kailangan talaga i-video yun kasi at least meron akong proof na ako walang masama na hangarin sa kanila. Kasi ang laging reason is binibidyo ko yung mga bata na nakahubad. Mm-mm. Yun. Tapos sabi ganun, meron daw nakita na ganun. Hindi eh. Ang term kasi na sinasabi is yung talagang nakatutok yung bata na nakahubad. Hindi yun. Wala namang ganun. Kaya nila sinasabi yon kasi alam nila na bawal yon. Kaya yun agad yung binubungan nila. Pero hindi naman. Pero sa lahat ng ito, mga amigo, mga kababayan ko, lahat ng ito ay ang namumutawi ay inggit lang talaga. Mm-mm. Inggit ang namumutawi dahil maging maayos ang buhay ng Chamame. Ang daming kaibigan ng Chamame na wala lahat. Di ba? Kumbaga pa, iba sa atin sa Pilipinas eh, no? Di ba sa Pilipinas, kapag ka umangat ka, marami ka maging kaibigan. Uh-oh. Dito, kapag ka umangat ka, mawawalan ka ng mga kaibigan. Mm-hmm. Like, Mami Cookie, wala siyang mga kaibigan dito. Kasi, gusto niya nasa bahay lang. Kasi iba po ang pakikipagkaibigan nila dito. Ang pakikipagkaibigan po nila dito is yung aayain ka sa bahay. Mm-hmm. Tapos, ay pupuntahan ka sa bahay. Pagpunta sa bahay, aayain ka uminom sa labas. Pumunta kayo sa bar, magiinom man hanggang sa kayo ay malasing. Yun ang tunay na pakikipagkaibigan na gusto nila. Mm-hmm. Na hindi kayang gawin na Chamame, hindi na kayang gawin ni Mami Cookie. Mm-hmm. At hindi ginagawa ni Mami Cookie yung ganun. Mm-hmm. Yung makipag-inom. Mm-hmm. Yung makipag-inuman, sayaw-sayawan, ganun. Hindi na sila kasi ganun. Mm-hmm. Lalo na si Chamame. Kaya nawala siya ng kaibigan. As in, ang natira na lang sa kanya is yung pamilya ni Celia, tapos sila Mami Chiki, pamilya mm-hmm. sila Rubio, sila Erica, tapos pamilya ni Papa Bungay, na minsan si Papa Bungay nagseselos pa. Oo, ewan ko sa matanda na yun. Ang bait-bait ni Chamame, pero meron pang selos na nararamdaman sa kay sa kanya. Tinanong ko kay Chamame two or three days ago, tinanong ko kay Chamame. Sabi ko, Chamame, masaya ba? Sabi ko, masaya ba yung mga mag-anak mo na pupunta ka ng Pilipinas? Sagutin mo nga ako, isayin natin. Actually, bablog ko dapat yun, pero hindi ko nabinlog. Mm. So, sabi ni Chamame, masaya naman, kaya lang, meron talaga akong mga kamag-anak na talagang ayaw nila na ganun, na pumunta ako ng Pilipinas. Mm-mm. Ayaw so, kasi? Ayaw nila kasi, nag-aalala? Hindi siya nag-aalala, kaya ayaw na ganun, kasi siyempre sila LDs, yan, mga anak niya, ayaw. Pero hindi nila kasi alam na, yung alam. Ano yun? So ayun po mga amigo, ilang beses ka mag-upload ng video? Minsan dalawa, minsan tatlo, depende po. Kasi pagka tatlo talaga yung nagawa ko ngayong araw. Kunyari nag-vlog ako, nakatatlo akong vlog ngayon. So matik yun, kinabukasan tatlo. Kunyari nakadalawa akong vlog ngayon, matik yun, kinabukasan dalawa. Para mapalitan ko yung na ano. Pero meron akong mga reserva, like
May mga reserba kasi kung, ay, hindi ko muna papalabas to, parang ganun. Ay, may mga reserba kung mga vlog ako nagigagawa, ay, hindi ko muna pwedeng ipalabas to, ganun. May mga ganun. Tungo nagdadalawang isip ako kung ipapalabas or hindi. Kasi ganun naman lahat eh. Lahat ng mga vlogger ganun. Siyempre, iisipin mo kung tama pa bang ipalabas to or hindi na. Yung mga ganun. So, ayun ang kwento ng buhay ni TSL sa kahapon. Pero, sa lahat ng vlog ko, ito yung pinakamaraming bata. Abangan nyo yan. Ito yung pinakamaraming bata na nakita ko na napakain. Sa ano, dessert, ha? Hindi yun yung sa may kanin. Kasi yung medyo late na kasi eh, medyo late na kasi yung ano, yung medyo ano na, medyo natapos na yung kainan ng kanin, tsaka nagdating na yung mga bata. Oo, ganun. So, nag-iisip pa nga ako, basta sabi ko lang kay Chamame, okay tayo mag-vlog, mag-video-video, kumain, magpakain, okay lang sa akin, pero basta wala akong magiging problema. Sabi Chamame, basta nasa bahay ko, walang problema. Kasi iisipin ng mga tao, sila nagpunta sa bahay. Gets mo? Iisipin ng mga tao na hindi nila pwedeng pagalitan nyo. Hindi nila ako pwedeng pagalitan kasi nasa mismong bahay ni Chamame nagbibideo. So, bakit nagpupunta yung mga bata doon? Eh, problema na ng mga nanay, bakit pinapayagan nila pumunta doon? So, ganun. At least. Ayun. So, tapos na. Good day. Happy Sunday. Sabi mo, Ron Rivera. Dahil nanood, sabi mo walang nanood, 2,100. 2,100. Ipatunay lang yan talaga na marami nagmamahal. Lalo na sa'yo. Sabi niya kasi... Kaya ikaw, huwag mong isipin na ang mga tao sa Pinoy Equatorial Guinea na subscriber ay galit sa'yo. Galit sa akin. Alam ko, kaya nga sumama ako ngayon. Marami pa din talaga. Maraming may gusto din kay Aya. Kasi natural po si Aya. Walang halong kaplastikan at talagang kung ano yung nakikita niyo sa kanya sa video, sa personal, ganyan na, same na same po. So, sabi ko nga, huwag kang okay lang, sige. So, ayun po mga kababayan, may tanong pa po ba kayo sa akin? Hindi ako nagbasa ng comment eh, kasi gusto kong makapokus ako sa ano. Sa topic. Ngayon, sa topic, it's time for you to shine. Magbasa ka na. Ikaw dami nila, 2108, tignan mo. Hindi ako nagbasa ng mga comment kayo. Mamaya, babalikan. Ang hirap pala dito, hindi mo talaga mababasa eh. Bilis eh. Ang dami kasing So, pinakamaganda po, balikan nyo na lang yung mga live na comments. At ako mamaya babalikan ko yung mga live na live na comments kasi hindi ko nababasa eh. Parang masikat pa si Kiona. Puro Kiona ang binabanggit eh. Kiona Concepcion. Ay, favorite ko yan si Kiona Concepcion. Kasi si Kiona Concepcion, yung mga sinasabi niya totoo. Totoo yung mga sinasabi niya. Kumbaga nagugulat ako, paano niya nalaman po mga to? At least hindi na natin kailangan ipaliwanag. Na bahala magpaliwanag. Ganun na lang. Puro Kiona eh. Teka, sino pa ba yan? Basahin natin, guys. Andito po yung number one con nyo. Ay, nako. Huwag natin siyang banggitin. Basta tayo yung magbablog hanggang tayo ay masaya tayo sa ano. Sinasabi nila, Aya, may bardagulan ngayon sa comment section. Talaga ba? Diyos ko, hindi namin nababasa. Hindi namin nababasa, guys. Kasi sobrang ganun. Ganun siya ng ganun. Pero sa lahat ng nagko-comment, syempre, meron akong nabasa eh. Ayan, Pero hayaan na lang natin. Okay lang. Karapatan niya 'yon. Pero nagbabardagulan nga sila, ayan. Abay, ang bilis din kung hindi ko magets. Ayan, basahin nyo yung mga, ayun, sabi nga may nagbabardagulan daw. Kung gusto ng chismis, eto, makinig po kayo mga amigo. Kung gusto nyo ng chismis kasi may nagbabardagulan daw sa comment section, balikan nyo po yung comment live. So, after ilang hours yan, makikita nyo yung ano doon. Ano pa naman? Yung dalawang dot. May dalawang dot doon. Tapos iswipe nyo pa ganun. Iswipe left nyo. Tapos para makikita nyo yung live chat. Yung live chat makikita nyo. So, para yung mga chismis na talagang gusto nyo, yon mapabasa nyo talaga doon. Kaya ganun. So, ayun po. Tapos na ba ang ating video? Napakadami kasi nanonood. Napakadami. Oh, yan. Nahilong-hilo ako sa comments. Grabe. Pero, ano yun? Sino ba nagbabardagulan? Ang nakita ko lang yung sila, sila Fatima Perez, Ranchi, tapos, ayan, si Memengs. Ang mga favorite ko, si Memengs, si Memengs, si Kiona,
Kiona. Kiona Concepcion. Mm-mm. Tapos si ano, sila Capricorn. Ayan, yung mga nakikipagbardagol. Pero at least signal mga amigo. Mag-move on na raw. Sino ba 'yan? May nababakbak. Ano, bahala na nga kayo dyan. So, basta, panoorin niyo na po ang ating live araw-araw. Salamat po mga amigo at God bless. Adios. Bye guys! Bukas ha, abangan niyo po yung live natin kasi meron tayong mga pasab na mangyayari. Salamat po mga kababayan ko. Ingat po ang lahat. Happy Sunday!